Malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng pagkulog at pagkidlat. Ngunit hindi yun nakahadlang para pasukin ng armadong lalaki ang bahay ng mga Fontanilla. Mami, ano pong nangyayari? Tanong ng batang si Rega nang makarinig siya ng magkakasunod na ingay sa unang palapag ng bahay. Tila ba may nag-aaway doon at nagkakasakita na. Anak, makinig ka kay Mami. You will stay here, ha? Huh? Okay? May aayusin lang kami ng daddy mo sa baba. Anang kanyang ina na pilit itinatago ang takot sa boses. Tinignan niya naman ang ina. Ano po ba yun? Basta't manatili ka lang dito. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, okay? Tumango na lang siya kahit nakakaramdam na siya ng takot. Madilim kasi ang paligid. Normal na kasi sa lugar nila na kapag umuulan ng malakas ay nawawala ng kuryente. May kalayuan din ang bahay nila sa mga kapitbahay. Nang lumabas ang kanyang ina, ay nakarinig naman siya ng dalawang putok ng baril. Dahilan para manginig siya sa takot. Kaya naman lakas loob din siyang lumabas ng silid at tinungo ang hagdan pababa. Habang papalapit siya sa salas, ay naririnig niyang malakas sa pag-iyak ng kanyang ina. Mga walang iya kayo! Ano bang kailangan niyo? Kung magnanakaw ka, kunin mo ng lahat ng gamit dito! Singhal ng kanyang ina. Siya naman ay nagdago sa likod ng sofa habang pilit na tinatakpan ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Pinilit niyang huwag maiyak habang nakatingin sa ama niyang duguan na nasa bisig ng kanyang ina. Sabi ko naman sa'yo, Amelia, gagawin kong lahat para lang masira ang pamilya mo. Wika ng lalaking may hawak na barel. Pagkuway inalis nitong nakatabing sa mukha. Lumantad sa kanilang mag-ina ang mukha nito. Ikaw? Hayop kang talaga! Mabilis na sinugod ito ng kanyang ina. Pero dahil mas malakas ang lalaki, kaya't nagawa lang itong sabunutan ng babae at malakas na inuumpog sa pader. Napasinghap siya. Gustuhin man niyang tulungan ng ina, hindi maaari. Maliit lamang ang katawan niya at alam niyang hindi rin siya sasantuhin ng lalaki. Kung ako na lang sanang pinakasalan mo. Kahit kailan, hindi ko mahatim na magpakasal sa demonyong katulad mo. Kahit nahihirapan, ay pinilit pa rin tong singhalan ng babae. Demonyo? Nilapitan ito ang babae at mariing hinawakan sa panga. Demonyong ako. At akong demonyong magdadala sa iyo sa impyerno. Gigil nitong saad bago muling ikinasa ang baril at ipinutok yun sa ulo ng babae. Sabog ang dugo sa sahig na bumagsak ang katawan ng kanyang ina. Nakamulat pa ang mga mata nito habang nakatingin sa gawin niya. Mami! Pawisan at hinihingil na napabalikwas ng bangon si Regan nang muli na namang mapanaginipan ang nangyari. 20 years ago, na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Dinukwang niyang tubig sa side table at diretso yung ininom. Nang mahimasmasan ay tumayo siya at tinungo ang dark room. Doon ay makikita ang picture ng magulang niya. At sa kabilang dingding naman, nakadikit ang larawan ng lalaking sumira sa pamilya nila. Huwag kayong mag-alala, Mom. Malapit na akong makaganti sa nang walang hiya sa inyo. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga kamay. Sa'yo siguraduhin kong mararanasan niya rin ang sakit at hirap na pinagdaanan natin. Nang makatapos sa pag-aaral si Regan, ay nag-umpisa na rin siyang subaybayan ang lalaking may atraso sa kanya. Nalaman niyang may anak pala ito. Nahalatang mahal na mahal nito. Kaya't sa halip na itong pahirapan, naisipan niyang sa anak nito gumante. Mas mahirap nga yun. Mas mahirap makitang nasasaktan ang mahal mo sa buhay. At iyon ang ipaparanas niya kay Gregor Macaraeg. Muli siyang tumingin sa larawan ng lalaki bago itinarak sa bandang mata nito ang balisong na hawak. Good morning, anak. Breakfast na. Ang nakangiting ama kagad ang bumungad kay Elise pagkapasok niya sa kusina. Nakahain na rin sa lamesa ang mga paborito niyang pagkain.
Ano pong meron? Sa halip na matuwa ay kinabahan pa siya. Kilala niya ito. Kapag ganitong mabait ito, ay alam niyang may kapalit yon. Pumarini ka na muna't kumain. Bilisan mo't baka malit ka pa sa school. Yakag nito sa kanya. Hindi pinansin ang tanong niya. Kahit nagdadalawang isip ay umupo na lang siya sa bakanteng upuan. Tama ito. Malilate na nga siya. Tapos eh dumagdag pa ito sa isipin niya. Kasalukuyan na siyang college graduating. Sa awa ng Diyos, kahit hindi niya gusto ang kinuhang kurso, ay nairaos pa rin naman niya at may award pa siya. Sa katunayan ay lahat ng ginagawa niya ay labag lahat sa loob niya. Ginagawa niya lamang to dahil lamang sa kanyang ama. Ito palagi ang nasusunod. Oo, at ibinibigay nito lahat ng magustuhan niyang pagkain at gamit. Pero kapalit noon, susundin niya rin ang lahat ng utos nito. Katulad na lang ng kursong kinuha niya, bawal din siyang magkanobyo at makipagkaibigan. Kaya nga lumaki siyang tahimik at palaging nag-iisa. Hindi rin siya nakaranas sumawak ng cellphone o kahit na anong gadget. Tuloy ay wala rin siyang matatawag na GB account. Ulila na siya sa ina at palaging sinasabi ng daddy niya na para sa kanya lahat ng ginagawa nito. Pero hindi niya naman yun maramdaman. Sakal na siya rito. Umabot pa sa puntong gusto na niya itong iwan. Pero hindi naman niya magawa. Ito na lang din kasi ang kilala niyang pamilya. Niwala siyang pinsan o mga lolahin. Kung maglalaya siya, hindi niya rin alam kung saan siya pupunta. Bukod sa walang kaibigan, wala rin siyang pera. Mula kinder, pagkain lagi ang baon niya at hatid sundo naman siya ng kanyang ama. Kapag may bayarin sa school, ito na mismo ang magbabayad. Kaya't sa 20 years niya sa mundo, never pa siyang nakahawak ng pera. At umiikot lang din ang buhay niya sa bahay at eskwela. Yung kanina po, ano nga po pala yung sasabihin niyo? Tanong niya. Kasalukuyan na silang lula ng kotse papasok sa eskwelahan. Ah, yun? Saglit itong lumingon sa kanya bago ngumiti. May pupuntahan tayo mamaya. Dinner date with the Banyebo family. Napakunot noo siya. Sino po sila? Kaibigan ko. May anak silang lalaki. At gustong gusto kang makilala. Kaya sana eh magpakabait ka mamaya, okay? Bigla siyang binundol ng kaba. Balak ba siya nitong ipagkasundo sa anak ng kaibigan nito? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya para makumpirma ang nasa isip. Matalino ka, Elise. Kaya alam kong alam mo na ang ibig kong sabihin. Tsaka 20 anyos ka na. Nasa tamang edad na. Hindi naman masamang ipagkasundo kita sa anak ng kaibigan ko, hindi ba? Huwag ka mag-alala. Mabait na bata yun. Ano po? Sa haba ng sinabi nito ay halos hindi na yun mag-sink in sa utak niya at ayaw niya ring tanggapin. Hindi maaari. Hanggang sa pagpili ba naman ng lalaking makakasama niya habang buhay, ito pa rin ang magdidesisyon? Gusto niya pa sana itong sumbatan. Kaso ay itinigil na nito ang kotse sa tapat ng gate ng university. Mamaya na tayo mag-usap. Pumasok ka na. At iyong habilin ko sa iyo, ha? Huwag na huwag kang makikipag-usap kahit na kanino. Susunduin kita mamaya. Hintayin mo ko. Mahabang bilin nito bago siya bumaba ng sasakyan. Tanging-tango lamang isinagot niya. Habang naglalakad papasok ng university, ay lumilipad sa kung saan ang isipan niya. Maraming tanong palagi sa utak niya. At bakit ba feeling niya ay hindi anak ang turing sa kanya ng daddy niya, kung hindi isa siyang robot na dapat ay sumunod sa utos nito? Nasapo niyang dibdib nang bigla iyong manikip. Kung nandito lang siguro si mommy, baka hindi ganito ang buhay ko. Anya habang nakatingala sa maaliwalas na kalangitan. Pilit siyang ngumiti bago nagpatuloy sa paglalakad. Samantalang sa hindi kalayuan, ay nakatanaw sa kanya si Regan na mahigpit na nakakuyom ang kamao.
Malapit na akong makaganti sa'yo, Gregor. Tignan lang natin kung hindi gumuwang mundo mo kapag kinuha ko ng pinakamamahal mong anak. Isang delikadong ngisi ang pinakawala nito bago nilisan ang lugar. Buong maghapon, lipad ang isip na Elise. Kaya't nang matapos ang klase, ay wala siyang naunawaan kahit na isa. Hindi naman siya makapagtanong sa katabi kasi hindi naman sila close. Malalim siyang napabuntong hininga bago lumabas ang silid. Makulimlim ang kalangitan at mukhang uulan pa yata. Pero tila ayaw pa rin niyang lumabas ng school. Sigurado kasi siyang naghihintay na ang kanyang ama sa labas. At pagkatapos nga nun, ay pupunta sila sa dinner date ng kaibigan nito. At pagkatapos ay mawawala na ng tuluyan ang kalayaan niya. Nanikip ang dibdib niya sa isiping yun. Kaya't kahit hindi niya gustong magalit ang ama, ay nag-iba siya ng daan. Sa likod ng university, magubat doon. Pero mas malapit ang daan nun pauwi sa kanila. Habang papalapit sa kagubatan, ay siyang paglakas naman ng kabog ng dibdib niya. Hindi siya matatakutin dahil sinanay siya ng kanyang daddy na lumaking matapang. Pero bakit ngayon ay tila nababahag ang buntot niya? Kaya mo to, Elise. Hindi naman po pwedeng palagi mo nilang susundin ang utos ng daddy mo. Anya sa sarili. Maayos naman siyang nakalabas ng kagubatan. Nakahinga din siya ng maluwag nang matanong na malapit na siya sa kanila. Pero kaagad din siyang napahinto nang makitang itim na kotse na hindi kalayuan sa pwesto niya. Tila nakita din siya ng may-ari noon, kaya't agad yung umandar palapit sa kanya. At bago pa man siya tuluyang makalayo ay nakalapit na sa kanya ang kotse. At bumaba ron ang nakasombrerong lalaki. Purong itim ang suot nito at hindi rin niya makita ang mukha. Sino ka? Nahihintatakutang tanong niya nang basta na lang siya nitong higitin sa braso. Ako ang taong hindi mo gugustuhin makilala. Buong-buo ang boses nito at nahihimigan niya ang matinding galit doon. At bago pa man siya makagawa ng hakbang para makatakas, ay may itinakip na itong panyo sa bibig at ilong niya. Dahilan para mawalan siya ng malay. Napangisi naman ang lalaki habang nakatingin sa walang malay na babae. Masakit ang ulo ni Elise nang magkamalay siya. Nagtataka pa siyang inilibot ng tingin ng paligid. Wala siyang makita kundi puro pader. Kung may bintana man ay halos ulo na lang niya magkakasya. Mainit sa loob at mahina rin ang ibinibigay na liwanag ng bumbilya na malapit na yatang mapundi. Aray! Napadaing siya ng kumirot ang ulo dahil sa biglaan niyang pagtayo. Gustuhin din man niyang puntahan ang nakasarang pinto, pero hindi niya magagawa dahil nakakadena ang isa niyang paa. Mariin siyang pumikit at pilit inalala kung sinong maaaring gumawa nun sa kanya. Wala siyang natatanda ang naging kagalit. Lumaki siyang mag-isa at umiiwas sa gulo. Kaya't papaanong napunta siya sa ganitong sitwasyon? Muli din siyang napamulat nang marinig ang pagbukas ng bakal na pintuan. Matangkad na lalaki ang ngayon ay nakatayo sa harapan niya. May itsura ang lalaki at malaki ang pangangatawan. Mukha tong masungit dahil na rin sa madilim nitong aura. Bahagya siyang napaatras nang masalubong ang matalim nitong mga mata na nakatingin sa kanya. Sino ka? Tumaas ang sulok ng labi nito bago siya nilapitan. Hindi mo ako kilala? Pero ikaw, kilalang kilala ko. Nahintatakutang napalunok siya. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan kita para makapaghigante. Para makagante. Nagpalitan ng pagtataka ang mukha niya. Hindi kita kilala, kaya hindi kita matutulungan. Sinabi ko bang kailangan kong tulong mo? Stupid! Hinaklit nito ang braso niya. Ikaw ang gagamitin ko para makaganti sa demonyo mong ama. Halos maglaguto ka ng panganito sa sobrang galit. Pero tignan mo nga naman, sino mag-aakala na magkakaroon ng anak na malaanghel ang mukha ang isang demonyo? Hinagod pa siya nito ng tingin
at matagal pa yun sa matambok niyang dibdib. Kinilabutan siya sa paraan ng pagtingin nito. Gustuhin niya mang itago ang sarili mula dito ay hindi niya magawa. Di hamak na mas malakas to kaysa sa kanya. Hindi demonyong ama ko. Bawiin mo sinabi mo. Bulyaw niya nang makabawi sa takot. Ang tagal mo nang kasamang ama mo ah. Pero hindi mo pa rin alam ang totoo ng ugali. Nakakaawa ka naman babae. Mariin siyang napailing. Kahit palagi ang ama niyang nasusunod, nakakasiguro siyang hindi naman masamang tao ang daddy niya. Kung tutuusin, kayang-kaya ko nang ilibing ng buhay ang ama mo. Pero naisip ko, masyado namang madali yun para sa kanya. Kaya't ikaw ang gagamitin ko para pahirapan siya ng sobra. Ewan ko lang kung hindi siya mabaliw pag nalaman niya na ang kaisa-isa niyang anak ay bigla na lang nawala. Matalim niya itong tinitigan. Kung may demonyo man dito, ikaw yon. Tumaas ang sulok ng labi nito. Oo, Elise. At hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Parahibas siya nitong binitiwan. At dahil hindi niya yun inaasahan, kaya't nawalan siya ng balanse at malakas na tumama ang kanyang pangupo sa sahig. Itinukod naman ito ang isang tuhod sa sahig at muli siyang hinawakan ng mahigpit sa baba upang magpantay ang kanilang mukha. At sisiguraduhin kong higit pa sa sakit ang mararamdaman ng ama mo sa ginawa niya sa pamilya ko. Puno ng galit ang boses nito. Maging ang mga mata'y nagsusumigaw ng puot at galit. Matagal pa siya nitong tintigan bago siya binitawan at padabog na lumabas ng silid. Naiwan naman siyang nanghihina at hinahaplos ang bahaging likuran ng katawan. Sa isip ay matinding pagsisisi ang nararamdaman. Kung alam niya lang sana na mangyayari to, sana'y hindi na siya tumakas pa sa kanyang ama. Iha, gising! Magkakasunod na tapik sa balikat ang nagpagising sa diwa ni Elise. Sa kanyang pagdilat ay isang nakangiting matandang babae ang nabungaran niya. Muli siyang pumikit at inalala ang nangyari ng nagdaang gabi. At nang maalalang dinukot nga pala siya ng lalaking hindi niya naman kilala, ay napabalikwas siya ng bangon. Sino po kayo? Asa na po yung lalaking dumukot sa akin? Magkakasunod at nahihintatakutang tanong niya. Ako si Aling Isay. Ipinagdala kita ng almusal. Kumain ka na muna. Malumanay ang boses nito at mukha ring mabait. Tinignan niya saglit ang mga pagkaing dala nito. Napangiwi siya ng mapagtantong panay baboy yon. Hindi siya mahilig kumain sa karneng baboy. At kahit ano pa mang uri ng karne, isda at gulay lamang palagi ang pinapaulam sa kanya ng daddy niya. Nang maalala ang kanyang ama, ay muli niyang ibinalik sa matanda ang tingin. Aling Isay, pupwede niyo ba akong tulungang makaalis dito? Sigurado kasi nag-aalala na po sa akin si daddy. Pagmamakaawa niya sa matanda. Gustuhin ko man pero hindi maaari. Hinawakan itong isang kamay niya. Mahirap suwayin ang utos ni Regan. Mahirap siyang kalaban. Regan, kung ganun yun palang pangalan ng lalaking dumukot sa akin. Marahan naman itong napatango. Wala naman po siya dito, hindi ba? Tulungan niyo po ako makatakas. Hindi niya naman po malalaman. Promise po, hindi po ako magsusumbong sa mga pulis. Hinawakan niya na rin ang kamay ng matanda. Nagsusumamo niya itong tinignan. Pero nginitian lamang siya nito. Kumain ka na, iha. Huwag ka mag-alala. Mabait naman si Regan. At alam kong may dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Napailing siya. Kung mabait po siya, hindi niya po ito magagawa. At kahit na ano pa pong dahilan niya, hindi pa rin tama na mandukot siya ng tao. Tuluyan na siyang naiyak at nawala ng pag-asa. Ang akala pa naman niya ay may tutulong na sa kanya. Pero kung sa bagay tauhan ito ni Regan at sa amo lang ito maaaring sumunod. Maiintindihan mo rin, Marahan itong pinisil ang kamay niya bago tumayo. Iniwan sa harapan niya ang tray ng mga pagkain.
susubukan kong pakiusapan si Regan na kalasin ang kadena mo at payagan kang makalabas dito sa silid. Masyadong mainit dito, baka hindi mo kayanin. Huling saad nito bago lumabas ang silid. Naiwan naman siyang umiiyak. Tuluyan na namang naglaho ang pag-asa. At dahil nagugutom ay kanin lamang ang kinain niya. Pinalaki rin kasi siya ng kanyang ama sa aral na huwag magsasayang ng pagkain. Hindi niya talaga kayang sigmurain kumain ng karne. Hindi mapakali sa ilis kung tatayo ba o uupo. Kanina pa siyang iihi. At kanina pa rin niya hinihiling na bumalik na ang matanda. Ihing-ihi na talaga siya. Pakiramdam niya isasabog na ang kanyang pantog. Buisit kasing lalaki yun. Hindi ba uso sa kanyang maihi? Kanina pa rin niya minumura sa isip ang lalaking dumukot sa kanya. Kung bakit naman kasi walang banyo sa silid na yon. Papaano na lang pala kung bigla na lang siyang tinawag ng kalikasan? E di dito na rin siya sa silid maglalabas ng sama ng loob? Pinagpapawisan na muli siyang naupo. Pumikit at humiling niya sana'y dumating na ang matanda. Nasa ganoong posisyon siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Oh, iha, ayos ka lang ba? Kaagad naman siyang napatayot nilapitan nito. Aling Isay! Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bumaba ang tingin nito sa tray na pinaglagyan ng pagkain kanina. Ang daming tirang kaldereta. Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Tanong nito habang nakatingin sa tira niyang ulam. Eh hindi naman po, ano po kasi, hindi ako kumakain ng karne. Sapat na dahilan ba yun para mag-aksaya ka ng pagkain? Bigla ang pagkabog ng dibdib niya nang muling marinig ang baritonong boses na iyon. At kahit hindi niya tignan, ay alam niyang sa iisang tao lang yun ang galing. Oh, Regan, nandito ka na pala. Nakangiti itong binalingan ng matanda. Manang, mamayang tanghali ay huwag niyo po siyang pakakainin. Pinakaayaw ko sa lahat ay nag-aaksay ng pagkain. Palibhasa si nanay yata sa kanila sa ganung gawain. Wika ng binata na sa kanya lamang nakabaling ang matalim na tingin. Nagingit-ngit sa galit ang ngipin niya. Nagkakamali ka lalaki. I have my name Elise. At wag na wag mo akong pagtataasan ng boses sa pamamahay ko. Mariin siyang napalunok ng humakbang to palapit sa kanya. Akmang susugurin siya. Mabuti na lamang at mabilis na pumagit na ang matanda. Regan, iho, ipaghahanda kita ng kape. Ano bang gusto mong flavor? Tanong dito ng matanda. Pagkuhay siya naman ng binalingan. At ikaw iha, ano nga uling kailangan mo kanina? Sa tanong na yun ng matanda, ay bigla niyang naalala na naiihi nga pala siya. Nakalimutan niya na tuloy dahil sa pesteng lalaki na nasa harapan niya. Naiihi na po kasi ako eh. Wala naman pong banyo rito. Hindi po yata na-inform ang isa dyan na hindi lang siyang may karapatang umihi. Pagak namang tumawa ang binata. Hayaan niyo siyang maihi dyan. Masyadong matapang. Hindi marunong lumugar. Dapat lang sa kanyang parusahan. Ano? Halos manlaki sa gulat ang mga mata niya. Pero hindi na siya nagawa pa nitong tugunin dahil kaagad na rin itong lumabas ng silid. Manang! Nagmamakaawa niyang binalingan ng matanda. Huwag ka mag-alala. Pakikiusapan ko siya. Mabait naman yun. Pinigilan niyang mapairap. San ba bandang mabait ang lalaking yun? O sige po manang, baka po kasi magkasakit na ako kapag hindi ko po ito nailabas. Madali lang ako. At isa pa iha, sana wag mo na siyang batulan pa. Kung makikilala mo lamang siya, baka mahulog pa nga ang loob mo sa kanya. Wika nito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan siyang natitigilan. Pagkuway mariing napailing. No! Hinding-hindi siya mahuhulog sa taong dumukot sa kanya. Thank goodness! Noon lang yata nakahinga ng maayos si Elise. Kasalukuyan siyang nasa banyo at katatapos nga lang maglabas ng sama ng loob. Tinitigan niya ang sarili sa harap ng salamin. Nakasuot pa rin siya ng uniform at guluguluang buhok.
Mugto rin ang mata niya dahil halos hindi siya nakatulog ng maayos. Think, Elise. Kailangan mong umisip ng paraan para makatakas dito. Anya sa sarili bago nilibot ang tingin ng kabuuan ng CR. Napangiwi siya na makitang maliit lang din ang butas ng bintana ron. Dibali na, baka makatsyempo ako mamaya. Bukod kasi sa pinayagan siyang makalabas ng silid na pinagkulungan sa kanya, ay inalis na rin ang kadena sa kanyang paa. Kaya't siguradong makakagalaw na siya ng maayos. Huminga uli siya ng malalim bago lumabas ng CR. Sa kanyang paglabas, ay naaktuhan niyang binata na mukhang kanina pa siyang hinihintay. Tuloy ay napabilis na napawi ang kanyang ngiti. Ang saya mo ah. Bakit? Sa tingin mo ba makakatakas ka rito? Oo, at kapag nakatakas ako, humanda ka kay Daddy. Galit niyang singhal. Kahit pigilan niyang sariling wag itong sagutin, ay hindi niya magawa. Ang bilis lang talagang uminit ng ulo niya sa taong to. Sa Daddy mo? Hinaklit nito ang braso niya. O sige, gusto mo bang samahan pa kita ngayon papunta sa inyo? Tignan natin kung sinong manginginig sa takot. Napakasama mo talaga! Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Pero mas lalo lang itong dinidiinan ng kapit doon. At may isasama pa ako. Wika nito bago siya pakaladkad na dinala sa malaking silid na hindi pa rin siya pamilyar. Pero kung ihahambing sa silid kanina, mas maganda sa silid na yon. Maraming bintana na natatakpan ng mga kurtina. Maraming kagamitan. Mabango at may aircon din. Aray! Malakas siyang napadaing ng pabalibag siya nitong itinulak sa kama. Dahilan para tumama ang likod niya sa bakal na headrest. Take off your clothes. Maotoridad na utos nito. Nag-echo pa ang galit na boses nito sa apat na sulok ng silid. Ano? Ayoko! Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Itinikom din niya ang mga hita nang lumabas yun dahil sa bigla ang pagtaas ng palda niya. Huwag mo nang hintayin na akong maghubad sa'yo. Dahil sinisiguro kong sira yung uniform mo. Magkakasunod siyang umiling. Kasunod nun, ang pangingilid ng luha sa mga mata. Huwag mo nang subukang umiyak at magmakaawa. Dahil hindi ako makakaramdam ng awa sa'yo. Nang hindi pa rin siya kumilos, ay ito na ang mabilis na lumapit sa kanya. Pagkatapos ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong naging ama mo si Gregor. Nanggigigil na wika nito bago siya hinila sa buhok at sa pilitang hinalikan sa labi. Pilit naman siyang nagpupumiglas. Pinagtutulak niya ito. Pero habang nanlalaban siya, ay mas lalo lamang itong naging agresibo. Nang magsawa sa paghalik ay itinulak siya nito pahiga sa kama. At mabilis din itong umibabaw sa kanya. Sinabihan na kita pero makulit ka? Saad nito, pagkuway walang pag-aalin lang ang sinira ang uniform niya. Sa lakas noon, ay nadamay pang masira ang sando at bra niyang suot. Maawa ka, please! Maawa ka! Sinubukan man niyang takpan ng nahubad na dibdib, ay hindi magawa. Dahil itinali nito mga kamay niya gamit ang nasirang uniform. Sinunod namang sinira ng binata ang palda niya. Maging ang panty shorts na suot ay magkasama nitong hinubad. Nang tuluyang bumalandra dito ang hubad niyang katawan ay agad niyang naramdaman ang lamig ng paligid. Pero napalitan din yun ang init ng makitang nagliliyab na mata ng binata. Napaigdad siya ng haplusin nito ang makinis niyang hita. Huwag! Huwag please! Maawa ka! Papangako gagawin ko ng lahat. Huwag lang to. Parang awa mo na. Halos hindi niya na marinig ang sarili dahil sa lakas ng kanyang pag-iyak. Tila naman walang naririnig ang binata. Tumayo ito at hinubad din ang kasuotan. Wala naman talagang balak si Regan na gawin yun sa dalaga. Ang kaso ay naputol na ang pasensya niya dahil sa pagsasagot nito at tila hindi man lang natatakot sa kanya. Kaya't naisipan niyang bigyan ng leksyon. Pero hindi niya akalaing mawawala siya sa sarili ng matikman na matamis nitong labi at makita ang kahubaran nito. Makinis at maganda ang hulma ng katawan nito na lalong nagpabaliw sa kanya.
Bigla ay gusto niya kagad tong angkinin. Muling naramdaman ni Elise ang bigat ng binata nang muli itong pumatong sa kanya at angkinin ang kanyang labi. Sa pagdidikit ng pareho nilang katawan ay tila siyang sinisilaban. Sobrang init ng katawan nito. Idagdag pa ang biglaring pagkabuhay ng init sa kanyang katawan. Naramdaman yata nitong hindi na siya nanlalaban, kaya ang halik na agresibo ay naging malumanay at mabagal. Mas lalo tuloy yung naging masarap sa kanyang pakiramdam. Natigil lamang to sa ginagawa ng tumunog ang cellphone. Nung una'y tila wala itong balak na pansinin, pero nang magpatuloy sa pagtunog ang cellphone, ay padabog itong bumangon. What the? Narinig pa niyang mahina nitong pagmumura habang sinasagot ang tawag. What? Bulyaw nito sa kabilang linya, pero nananatili sa kanyang paningin. At dahil nakatayo lamang to sa harapan niya, ay kitang-kita niyang nakatayo nitong sandata. Bigla siyang kinabahan ng mapagtanto kung gaano kalakit kahaba yon. At ang bagay na yun ang muntikan ng pumasok sa kanya kanina. Fine! Siguraduhin yung importante yan. I'm on my way na. Galit pa rin ito nang ibinaba ang cellphone. Fix yourself. Pasalamat kit, may emergency akong kailangan puntahan. Pagsusungit nito sa kanya bago pumasok sa CR. Noon niya lang din alaman na nasa silid pala siya ng binata. Nang mawala sa paningin niyang binata ay mabilis din siyang tumayo at naghagilap ng susuotin. Sa isip niya ay todo ang pasasalamat sa kung sino man ang tumawag sa binata. Suot ang damit at boxers ni Reagan na mabilis siyang lumabas ng silid at nagtungo sa silid ng matanda. Samantala, maririnig sa bahay ng mga makaraeg ang ilang pagkabasag ng gamit at pati na rin ang galit na boses ni Gregor. Anong hindi nyo pa rin nakikita? Mga walang kwenta! Halughugin nyo lahat ng kasulok-sulukan ng lugar na ito. Para saan pang binabayad ko sa inyo kung parang isang babae lamang hindi nyo pa makita? Kulang na lang ay maglabasan ng mga ugat sa leeg ng matanda habang nanginginig na nakayuko naman ang limang tauhan nito. Boss, baka po may tumulong sa anak nyo para magtago. Wika ng isa. Nilapitan niya naman ito at binatukan. Bobo ka ba talaga? Wala siyang kakilala o kahit kaibigan. Kaya't sinong tutulong sa kanya? Pasensya na, boss. Naisip ko lang naman po. Kakamot-kamot na lumayo dito ang lalaki. Magsialis na nga kayo. Gusto ko pagbalik nyo kasama nyo na siya. Kahit saktan nyo, mapasama nyo lang siya rito. Gawin nyo! Kopya, boss. Nagunahan sa pag-alis sa mga ito. Nang mapag-isa, ay kaagad siyang nagsindi ng sigarilyo at magkakasunod yung hinit-hit. Matapos kitang buhayin at palakihin, Elise, hindi mo ko pwedeng takasan lang ng ganito. Nanlilisik ang mga mata niyang habang nakatingin sa larawan ng dalaga. Naagaw ng tumutunog na cellphone ang atensyon niya. Kinuha niya yon bago mariing napapikit nang makita kung sinong tumatawag. Huminga muna siya ng malalim. Pilit kinakalma ang sarili bago sinagot ang tawag. Pre, ano nang balita kay Elise? Hinahanap na siya ng anak ko, Gregor. Pinutol ng galit na boses ni Mr. Manyebo ang dapat ay pagbati niya. Pasensya na, pre, pero huwag ka mag-alala. Pinapahanap ko na siya sa mga tauhan ko. Eh siguraduhin mong makikita agad siya at maipakakasal sa anak ko. Alam mong ugali ko, Gregor. Walang kaibig-kaibigan sa akin kapag pamilya ko nang pinag-uusapan. Alam niyang may katotohanan ang sinabi nito, kaya't mas lalo lamang nag-init ang ulo niya sa dalaga. Kung bakit naman kasi sobrang nagtiwala siya sa anak. Dapat ay una pa lang nang mapansin niyang hindi nito gusto ang sinabi niyang ipakakasal niya ito sa anak ng kumpare niya, ay hindi niya na dapat ito pinaalis pa ng bahay. Tuloy ngayon ay nilayasan siya. Pero palaisipan pa rin talaga sa kanya kung saan hahanapin ang dalagang anak. Lalo na't wala naman tong nababanggit na kaibigan nito. Dahil nga sa pinagbabawalan niya ito. Pero papaano kung meron na pala itong kasintahan at hindi lang sinabi sa kanya? Kaya nang sabihin niyang ipakakasal niya ito sa iba, ay bigla nitong naisipang makipagdanan. Hindi maaari. Mariin siyang napailing sa naisip.
sa dami ng utang mo sa akin. Kaya dapat lang na sumunod ka sa kasunduan natin. Si Elise ang gusto kong kabayaran dahil siya lang ang gusto ng anak ko. Bibigyan pa kita ng isang buwan. Masyado na yung matagal ha. Siguro naman mahahanap mo na siya. Dahil kung hindi, maghanda ka nang mawala lahat ng ari-arian mo. Pagbabanta nito bago na putol ang linya. Malakas siyang napamura nang mawala ito sa kabilang linya. Sinabayan pa niya ng pagbabasag ng mga vase. Unang beses pa lamang na nakita ng anak ng mga ito si Elise ay naakit kaagad ang binata. Hindi naman kasi talaga maikakailang maganda ang kanyang anak. May ipagmamalaki rin ang katawan nito. Kaya nagawa niyang makipagkasundo sa Manyebo family. Umutang siya ng malaking halaga. At ang kapalit nun ay ipakakasal niya si Elise kapag tumuntong na ito ng 20 anyos. At nagustuhan ng binata ang kasunduang yon. Mabait ang binatang nagngangalang Marcus Manyebo. Halos lahat ng hilingin niya ibinibigay nito. At ngayon ay nangangamba siya. Dahil kakaiba din itong magalit. Kaya't kinakailangan sa madaling panahon ay mahanap niya ng dalaga. Nakapangalumbaba si Elise sa bintana ng kanyang silid. Mag-iisang linggo na siya sa poder ni Reagan. Wala pa rin siyang maisip na paraan para makatakas. Oo nga't nakakagala na siya sa loob ng bahay. Pero meron pa rin kadenang nakatali sa dalawa niyang paa. Kaya't nahihirapan din siyang makakilos ng maayos. Ni hindi siya makahakbang ng malaki. Pero ayon kay Aling Isay, ay nasa gitna ng kagubatan ng bahay ng binata. Walang ibang nakakaalam ng lugar na yon kung hindi ang mga tauhan ng binata. Nandiyan ang gwapong demonyo! Nakasimangot na saad niya nang makitang pagpasok sa gate ng itim na kotse. Kahit ayaw pa niyang kumilos ay no choice siya. Kailangan niya itong salubungin para mapagsilbihan. Ang walang hiya kasi, ginawa siyang alipin. At sa tuwing hindi niya sinusunod ang utos nito, ay ikinukulong siya sa madilim na bodega at isang araw na hindi pa kakainin. Kaya't para hindi na yun maulit ay pinipilit niyang maging mabait. Pasalamat na lang din siya at hindi na nito inulit pa ang akmang paggalaw sa kanya. Dahil talagang hindi niya ito mapapatawad. Where's Elise? Pababa na siya ng hagdan nang marinig ang baritonong boses na yun. Lihim siyang napairap. Nahuli lang siya ng pagsalubong dito. Ay para na agad tong nagbubuga ng apoy. Pasensya na, nahirapan lang ako makababa agad. Siya na ang sumagot sa tanong nito. Otomatiko namang bumaling ang tingin nito sa kanya. Matagal siya nitong tinitigan. Pagguway nagtaas ng kilay. Sungit talaga? Here. Hindi na siya nakailag ng iba to nitong hawak na briefcase. Mabutit nasa lo niya yun. Muntikan pa niya itong mabitawan dahil sa sobrang bigat. At ipagtimpla mo ko ng kape. Parang haring utos nito bago sila nilampasan. Hinabol niya ito ng tingin. At nang masiguradong hindi nalilingon ay nanggigigil na inambahan niya ito ng suntok. Kala mo ko sino? Iha, itigil mo na yan at baka makita ka pa niyan. Lalo ka pang pag-initan. Suway sa kanya ng matanda. Kainis kasi manang eh. Kala mo kung sinong hari. Kapag ako talaga nakatakas dito. Gawin mo nang pinagagawa sa'yo. Sarapan mong timpla at baka sakaling matuwa sa'yo. Wika nito bago siya nilampasan. Nakanguso namang sinunod niyo na lamang ito. Kung sa bagay ay gawain niyo na rin naman sa kanila ang ipagtimpla ng kape ang kanyang daddy. Ay, namimiss na kita daddy. Anya habang nagtitimpla ng kape. Sa isip niya ay napapatanong siya kung hinahanap ba siya nito. Dalang mabigat na attache case sa tray ng kape na tinungo niya ang silid ng binata. Isang katok pa lamang ang nagagawa niya ay nagsalita na ito. Ito na po yung kape. Anya. Ipinatong niya ang attache case sa ibabaw ng kama habang hawak pa rin ang kape at hindi malaman kung saan yun ipapatong. Iniwasan din niyang mapatingin dito dahil sa nakabalandra sa kanyang paningin ang matikas itong katawan. Wala itong ibang suot kung hindi boxer shorts. Binitawan nito ang hawak na cellphone bago siya hinarap. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagsuri sa kanyang kabuuan. Nakaputing bisida siya at tanging undies lamang ang nasa loob.
sa dalawang paa ay nakatali pa rin ang kadena. Taste it first. Po, napamaang siya. Naguguluhan itong tinignan. Gumising naman to pag guway nilapitan siya. Go on, tikman mo muna yung kape. Baka mamaya kung ano na namang lasa niyan. May halong pagkairita ang boses nito. Muli tuloy ay naalala niya yung araw na unang beses niya itong iginawa ng kape. Sa sobrang galit niya rito ay dinamihan niya ng asukal ang kape. At nang tikman nga nito ang kape ay halos masuka-suka na ito. At iyon din ang araw na ikinulong siya nito sa bodega. Pagkatapos din ng araw na iyon, ay itinatak na niya sa isipan na huwag na itong kalabanin. Dahil dobleng hirap ang balik nun sa kanya kapag ito na ang gumante. Ayoko nang pinaghihintay ako, Elise. Ito na nga! At tubili niyang hinipan ng kape bago yun ininom. Nang matikman, ay nag-thumbs up naman siya rito. Masarap? Okay. Kaagad nitong kinuha ang tasa at ipinatong yun sa table bago siya muling nilapitan. Let me taste it then. Huh? Dahil hindi niya kagad nakuha ang sinasabi nito, ay hindi kagad siya nakalayo nang hapitin siya nito sa bewang at siilin ng halik ang labi niya. Malakas siyang napasinghap sa pagkagulat. Sa nanlalaking mga matay na gawa niya pa itong maitulak, pero hindi man lang ito natinag. Mas lalo pa nitong pinalalim ang halik, tila nilalasahan ang bawat sulok ng labi at bibig niya. At sa hindi malamang dahilan, ay tila nagugustuhan yun ang katawan niya. Kaya nga't namalayan na lamang niya na nakayakap na rin siya sa batok nito at bahagya na rin siyang nakapikit. Habol ang kanyang hininga ng sawakas ay lubayan nito ang labi niya. Masarap nga. Tatangutangong saad nito. May kakaiba ring kislap sa mga mata. Siya naman ay nanatiling nakatayo sa harap nito. Hindi pa rin makapaniwala sa ginawa nito. Idagdag pa ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. You may leave now. Utos nito. Kasalukuyan na itong nakaupo sa sofa. Prenteng nakasandal. O baka naman gusto mo pa ng higit pa sa halik. Nang marinig ang sinabi nito, ay bigla siyang nahimasmasan. Masama niya itong tinignan bago nagmamadaling lumabas. Pero bago siya tuluyang makalabas, ay narinig niya pang nangaasar na tawa nito. Iha, tawagin mo na si Regan at ako'y maakyat na. Masama talagang pakiramdam ko eh. Utos sa kanya ng matanda. Katatapos lang nilang ihain ang mga pagkain sa lamesa. Sige po. Tugon niyang kinakabahan. Naalala na naman kasi niya ang halik na ginawa ng binata. At aaminin niyang kapag naaalala niya yun eh, biglang nagiinit ang kanyang katawan. Nakailang beses na huminga ng malalim si Elise bago kumatok sa pinto ng silid ni Regan. What? Tugon ito sa loob. Handa na yung pagkain? Tugon niya. Nang wala siyang marinig mula dito ay kaagad na rin siyang bumalik sa kusina. Ganun naman ang binata. Bukod sa palaging galit sa kanya, ay matipid din tong magsalita. Nang makabalik sa kusina ay kasunod na rin niya ito. Tahimik lang itong naupot nagumpisang kumain habang siya'y nakaupo sa likuran nito at naghihintay ng iuutos nito. Sa loob ng isang linggo ay nasanay na siya sa ganung gawain. Nang matapos itong kumain ay kaagad din itong bumalik sa silid nito. Siya naman ay naiwan para maglinis. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa kanyang silid. Sa pagdaan ng mga araw ay ganun lang palagi ang nangyayari sa pananatili niya sa bahay ni Regan. Pinagsisilbihan niya ito mula ulo hanggang paa. Pag-uwi ito galing trabaho ay aasikasuhin niya ito, katulad ng pagtitimpla ng kape at pag-aalis ang suot nitong sapatos. Mas dumarami rin ang trabaho niya kapag umaalis ang matanda at ilang araw na mawawala. Pero hindi naman siya nangangamba pa dahil hindi naman na siya pinag-iinitan ng binata. Sadyang palautos lang talaga to. Gustong-gustong nakikitang nahihirapan siya. Katulad na lang nung araw na yon, tinambakan na naman siya ng labahin. 10 malalaki at makakapal na comforter ang nakasalang sa washing. Hindi pa siya kumakalahati, ay gulugulo na ang buhok niya at pinagpapawisan na siya. Ang sabi sa kanya ng binata, hindi siya maaring pumasok ng bahay at kumain hanggat hindi niya natatapos lahat yon. At ibinilin pa talaga siya sa mga tauhan nito.
Kakainis? Kung ano'y kinagwapo ng mukha, siya namang ikinasama ng ugali. Kanina pa rin siyang nagmamaktol at halos isumpa na sa kanyang isipan ng binata. Ang malas talaga na magiging asawa niya. Good luck na lang talaga sa babaeng magugustuhan niya. Dahil malas yun pag nagkataon. Napapadyak pa siya habang hinihintay matapos ang umiikot na washing machine. May sinasabi ka ba, Makaraig? Munti ka na siyang mapahiyaw nang bigla na lamang sumulpot sa likuran niya si Regan at magsalita. Mariin siyang napapikit bago ito nakangiwing hinarap. Wala po. Sarcastic niyang tugon. Tinignan siya nito bago nagtaas ng kilay. Ah, akala ko nagre-reklamo ka eh. Ay naku, hindi po. Sinabayan pa niya yun ng pag-iling. Good. Ayusin mo yung paglalaba mo dyan. Kailangan mabangot malinis yan. Dahil kung hindi ipapaulit ko lahat yan sa'yo. Maliwanag ba? Opo. Ikinuyom niya ang mga kamay na nakatago sa kanyang likuran. Pinipigilan niyang sarili na wag itong sagutin. Pero kating-kating na siyang sapakin to. Baka sakaling tumigil sa pagpapahirap sa kanya. Nahihirapan ka na ba? Biglang nanguuyam na tanong nito. Sisihin mong magaling mong ama. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka sana sa ganyang sitwasyon. Dagdag pa nito bago siya tinalikuran. Nalilisik naman ang mga matang hinabon niya ito ng tingin. Dahil sa'yo kaya ako nahihirapan. Gusto niya pa sanang sabihin dito, pero pinigilan niya na lang ang sarili. Hanggang ngayon ay pala isipan pa rin sa kanya kung bakit tila ang laki ng galit nito sa daddy niya. Malalim na ang gabi nang makarinig si Elise sa magkakasunod na ingay. Kaagad siyang tumayo at lumabas ng silid. Madilim na hallway ang sumalubong sa kanya. Noon niya lang din naalala na wala pa nga pala si Aling Isay. Kaya't nakakasiguro siyang sa silid ni Regan ang galing ang ingay. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang makarating siya sa tapat ng bukas na pintuan ng silid ni Regan, ay kita niya itong nakaluhod habang nakatungo. Umuugari ng balikat nito. Tila'y umiiyak. Sa sahig ay nagkalat ang mga basag na gamit. Bigla ring pumasok sa alaala niya ang habilin ng matanda bago umalis. Ngayon ang death anniversary ng magulang ni Regan. Kapag ganitong araw, nagpapakalasing at nagwawala siya. Kaya't kapag nakarinig ka ng ingay, huwag mo nalang pansinin. Dahil baka kapag nakita ka pa niya, baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Napapitlag siya sa kinatatayuan nang marinig uli ang pagkabasag ng lampshade. Magbabayad ka, Gregor! Ayup ka! Binundol siya ng kaba. Ang dapat na gawin niya ay umalis na roon dahil tiyak na mapagbubuntunan naman siya nito ng galit. Pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang iwan sa ganung sitwasyon ng binata. Lalo pat naririnig niya ang paghagulgol nito. Kaya nga namalayan na lamang niyang sarili na nilalapitan ng binata. Regan? Saan niya nang malapitan to? Natigilan naman to. Kaya't nagpunas ito ng mukha bago tumayo sa kasya hinarap. Yuh! Anong ginagawa mo rito? Kahit madilim sa silid na ito, ay naaaninag niya pa rin sa liwanag ng buwan ang madilim nitong mukha. Ang mga matay namumugto sa pag-iyak. Hindi niya alam kung ano ba talagang nangyari dito at nagawa ng ama niya rito. Pero isa lang alam niya. At iyon ay tila nahihirapan din siyang makita ito sa ganitong ayos. Mas gusto pa niya itong nagsusungit. Sorry kasi narinig kitang... Umalis ka na, Elise. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Nagbabantang utos nito. Sobrang laki ba ng kasalanan nagawa sa'yo ni Daddy para magalit ka ng sobra sa kanya? Tanong nito sa halip na pansinin ang galit nitong aura. Sabi ko umalis ka na. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, Regan. Bakit nahihirapan din ako makita ka sa ganitong sitwasyon? Naguguluhang napailing siya. Ito naman ay kaagad ding nangunot ang noo. Nilapitan niya ito at kinuhang dalawang kamay. Kung mababawasan man ang sakit na nararamdaman mo ngayon sa pamamagitan ng pananakit sa akin, gawin mo. Gantihan mo si Daddy sa pamamagitan ko, Regan. Saktan mo ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Elise. Marahas na binawi nito ang mga kamay.
umalis ka na. Bingi ka ba? Sabi ko, saktan mo ko. Hindi yung nagbabasag ka ng mga gamit. Hindi yung sarili mong pinahihirapan mo. Papaano ka makagaganti kay daddy kung sarili mong sinasaktan mo? Matapang niyang sinalubong ang mga nagbabaga nitong mata. Come on, saktan mo ko. Okay lang sa akin. Tulad ng sinabi mo, anak ako ni daddy. Kaya dapat lang na mahirapan din ako. Hindi nga kita kayang saktan, Elise. Napaatras siya nang magtaas ito ng boses. Tila nahihirapang napasabunot ito sa sariling buhok. Can't you see? Nahihirapan na rin ako sa mga pinaggagawa ko sa'yo. Kaya papaano pa kitang masasaktan? Natigilan siya, kasabay ng paglakas ng tibok ng puso. At this time hindi na yun dahil sa kaba. Alam niyang may ibang dahilan kung bakit bigla na lang lumakas ang tibok ng puso niya. Regan? Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Tila hindi naman tumakapaniwala sa nasabi. Umalis ka na, please. Pero hindi niya ito pinatapos. Dahil mabilis niyang tinawid ang pagitan nila. Bago tumingkayad para halikan ito sa labi. Saglit na pareho silang natigilan nang maglapat ang mga labi nila. Si Elise na unang nakabawi sa pagkagulat ay nahihiyang lumayo dito. I can warm your bed kung gusto mo. Elise, matagal siya nitong tinitigan. Matinding pagkagulat ang mababakas sa mga mata nito. Pero saglit lang dahil kalaunan ay ito na rin ang kusang lumapit sa kanya at hinapit siya sa bewang. Are you sure about this? Malumanay na ang boses na tanong nito habang namumungay ang mga mata. At sa kanyang pagtango ay walang pasabing siniil siya nito ng halik. Halik na punong-puno ng pag-iingat. Tila iniiwasan siyang masaktan. Dahil sa sarap na dulot ng halik nito ay tila inaalis na ng lahat ng galit at inis na nararamdaman niya rito. Ni hindi na rin niya namalayang kapwa na silang hubad sa ibabaw ng kama. Masyado kasing nadadarang sa bawat halik at haplos nito sa kanyang katawan. Sakalang siya bumalik sa katinuan nang maramdaman ang matigas na bagay na pilit pumapasok sa kanya. Susubukan kong maging maingat. Humihingal na wika ni Regan. Ayos lang. Aware naman ako na masakit talaga sa umpisa. Pero kahit na aware siya, ay hindi pa rin niya napigilang mapahiyaw at mapaluha sa sakit nang tuluyan itong makapasok sa kanya. Nang tuluyang mag-isang kanilang katawan, ay tila naging musika sa kanilang pandinig ang bawat ungol at halinghing ng isa't isa. Manang, ano pong meron? Nagtatakang tanong na Elise nang mapansing maraming tao sa bahay at tila ay nagkakagulo pang mga ito. Oh, iha, nandiyan ka na pala. Mabuti't nagising ka na. Nakangiti siyang nilingon ng matanda. Kung titignan ng itsura nito ay mukha talaga itong masaya ng umagang yon. Tuloy ay lalo siyang nagtaka. Sila ang mga taong tutulong sa atin ngayon. Birthday kasi ni Regan. At kapag birthday niya, nakaugalian na niyang mamigay ng mga regalo at magpakain sa mga bata dyan sa labas ng kagubatan. Sa haba ng sinabi nito, ay isa lang ang tumatak sa isipan niya. Birthday ngayon ni Regan. Birthday niya po? Namimilog ang mata niya sa gulat. Bakit ba hindi kagad niya inalam ang birthday ng binata? Ngayon tuloy eh wala siyang mairegalo man lang. Pero speaking of Regan, it's been a week mula nang may nangyari sa kanila. Pagkatapos nga ng gabi yun ay tila nagbago ang pakikitungo sa kanya ng binata. Hindi na ito masyadong naguutos sa kanya. Hindi na rin palaging galit. Ramdam din niyang nawala na ang malaking pader na ito mismo ang naglagay sa pagitan nila. Pero dahil nga nahihiya pa rin siya, ay hindi niya mapigilang iwasan to. Kapag nagtatama ang paningin nila ay siya kagad ang umiiwas. Oo, kaya't bilisan na natin kumilos. Kailangan bago magtanghali nakahanda ng lahat ng mga pagkain, pati na rin ang mga regalong ipamimigay. Sige po. At tubili naman siyang kumilos. Mamaya na lang siguro niya iisipin kung ano bang pwede niyang mairegalo kay Regan. Habang naglalakad siya patungo sa opisina ni Regan, ay wala siyang ibang naririnig kung hindi ang malakas na kabog ng dibdib. Tawag mo raw po ako?
Mahina siyang napamura. Bakit ba kasi nauutal siya? Mula sa hawak na picture frame ay dumako ang tingin sa kanya ng binata. Ipinatong nito ang hawak sa table bago siya nilapitan. Saglit niya ring nabistahan kung sino ang nasa larawan. Walang iba kung hindi ang magulang nito. May problema ba tayo, Elise? Muling dumako ang tingin niya rito. Ano po? Pansin ko kasi nitong nagdaang mga araw, matapos ang nangyari sa atin, ay tila iniiwasan mo na ako. Malumanay ang boses nito at ang mga matay taimtim na nakatingin sa kanya. Napaatras siya ng humakbang to palapit sa kanya. Mas lalo din siyang kinabahan at namula ng maalala na naman ang gabing yun. Hindi ko po kayo iniiwasan. Really? Tumigil ito at mariin siyang tinitigan. Bakit umaatras ka? Tell me, are you scared at me? Hindi. Mabilis niyang tugon. Talagang hindi na. Dahil hindi na rin naman kasi tumalupit sa kanya. Noon kasi para itong mabangis na aso na, bigla na lamang umamos sa kanya nang mabigyan niya ito ng pagkain. Ano kasi? Naiiling na napakamot siya sa sentido. Paano ba niya sasabihin ang dahilan ng pag-iwas niya? What is it? Matapos mong ibigay ang sarili mo sa akin, bigla mo na lang akong lalayuan. Tell me, Elise, why? Biglang nabahira ng lungkot ang mga mata nito. Kasi ano? Nahihiya po ako. Kasi ako pa talagang nag-aya sa inyo na. Wala kang dapat na ikahiya. Inisang hakbang na nito ang pagitan nila. At ngayon nga'y muling nagkadikit ang balat nila. At wala pa rin nagbago. Para pa rin kinukuryente ang pakiramdam niya. Ginagap nito ang mga kamay niya. Huwag kang mahiya. Huwag mo na rin akong iwasan. Nagsusumamo ang mga mata nito. Para namang hinaplos ang puso niya. Mariin siyang napalunok bago marahang tumango. Happy birthday pala. Pasensya na't wala akong regalo. Hayaan mo lang akong makasama ka ngayong araw. Sobra-sobra pa sa regalo yon. Masayang saad nito at sa wakas ngumiti na rin. Saan? At diba lalabas kayo para mamigay kayo sa mga bata? Yes. Bahagya nitong pinisil ang tungki ng ilong niya. At kasama ka. Ha? Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata niya. Talaga ba? Kung ganun ay makakalabas na siya. May pagkakataon ng makataka siya. Pero syempre hindi niya gagawin yon. Hindi naman magandang pakinggan. Pero tila, nasanay na siyang makasama ito at pagsilbihan. Oo, sasama ka sa akin sa labas. Dahil pinagkakatiwalaan na kita, Elise. Katulad ng pagditiwala mo sa akin. Kita niya ang sinseridad sa mga mata nito habang nagsasalita. Oh, wait. Saglit itong umalis at may kinuha sa drawer. Pag-uwi muli siyang binalikan. Napasinghap pa siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Ang akala niya kung ano nang gagawin nito. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang nakalas na ang kadena sa mga paa niya. Regan! Hindi halos makapaniwalang tinignan niya ito. Nasapo niya pa ang bibig at nagsimula na naman siyang maiyak. I'm sorry. Bakas ang guilt sa mata nito habang hinihimas ang namumulan niyang paa dahil sa kadena. Nang makitang okay na yun ay saka ito tumayo. Matamis ang pagkakangiti sa kanya. You are now free, Elise. Hinahayaan na kitang gawin ang lahat ng gusto mo. Pero isa lang ang pakiusap ko. Sana, huwag mo na akong iwan ngayon. Pakiramdam niya ay ibang tao ang kaharap niya ngayon. Ang Regan na kaharap niya ngayon ay punong-puno ng kabutihan ng puso at napupuno ng pagmamahal ang mga mata. Regan, hinaplos niya ang mga pisngi nito. Wala na akong balak na iwan ka. Kaagad na nagtubig ang mga mata nito. Tumingala itong saglit para mapigilan ang pagpatak ng luha. Pagkatapos ay hinigit siya at mahigpit na niyakap. This is the best birthday gift ever. Confirmed, boss. Nasa poder nga ni Regan Fontanilla ang anak nyo. Imporma ng tauhan ni Greg. Fontanilla? Hindi makapaniwalang napatayo si Greg at pilit na inaalala kung saan niya narinig ang apelidong yon.
At base sa larawan na ito, mukhang malapit talaga sila sa isa't isa. Tinignan niya ang hawak nitong larawan at totoo nga ang sinabi nito. Sa larawan kasi makikita kung papaanong tignan ni Elise ang binata habang nakikipag-usap to sa mga bata. Kailan pa ito? Ngayon lang po. Kasalukuyan silang namimigay ng regalo at nagpapakain ngayon sa mga batang lansangan. Naikuyom niya ang mga kamay. Naalala niya na ang Regan na ito. Ito ang nag-iisang anak nila Amelia at Ronald. Sino mag-aakalang buhay pa pala ito? Oo nga pala, hindi niya ito pinatay ng gabing paslangin niya ang magulang nito dahil hindi niya rin ito natagpuan noon. Tawagin mo lahat ng tauhan natin. Maganda ka mo. Pupuntahan natin sila ngayon. Kaagad namang tumalima ang lalaki sa kanyang utos habang siya naman ay nanlilisik ang mga matang tinignan ng larawan. Nagkakamali ka kung naiisip mong makakaganti ka sa akin, Regan. Katulad ka lang din ng ama mo. Walang kwenta. Tuwang-tuwa si Elise habang namimigay ng mga regalo sa mga bata. Sa gilid ng mata niya ay kita niya rin ang kasiyahan sa mukha ni Regan. Hindi niya tuloy mapigilan ang titigan to at unti-unti na namang umusbong ang paghanga niya rito. Hindi niya akalaing may ganitong side ang lalaki. Tama nga sila. Huwag agad manghuhusga dahil hindi porket matapang sa'yo ay matapang na rin sa iba. Pagkatapos magpasaya ng mga batay na pagpasyahan naman nilang pumunta sa malaking peryahan sa bayan. At dahil nga hindi naman siya nakakapamasyal mula pagkabata, ay halos namamangha siya sa mga nakikita sa paligid. Maraming tao, maingay at marami ring rides. Ah, ang ganda! Hindi niya napigilang ibulalas. Pumunta pa talaga siya sa gitna at doon umikot. Naaaliw namang pinanood siya ni Regan. Pagkuway na iiling na lumapit ito sa kanya. Ngayon ka lang ba nakapunta sa ganitong lugar? Natatawa pa itong nagtanong. Oo eh, mahirap mang paniwalaan pero yun ang totoo. Lumaki ako sa bahay at school lamang umiikot ang buhay ko. Maluhaluhang tinignan niya ito. Kaya salamat. Sa wakas, nakakita na rin ako ng ganito sa personal. Tila hindi naman nakapaniwala si Regan sa narinig. Pero hindi lamang ito nagkomento. Hanggat maaari ay ayaw nitong may masabing masama tungkol sa aman Elise. Ayaw niyang sirain ang mood nito. San mo una gustong sumakay? Pag-iiba ni Regan ang usapan. Nilingon naman to ni Elise. Sa Ferris wheel muna. Pero gusto kong subukan lahat. Parang batang nasasabik na tugon niya. Marahan itong pinisil ang tungkinang ilong niya. Lahat ng gusto mong sakyan at gawin ngayong araw mangyayari. Talaga? As in lahat? Kumikisla pa ang matang tanong niya. At sa pagtangon ng binatay hindi na niya naawat pang sariling yakapin to. Samantala, habang nag-i-enjoy sa mga rides si Regan at Elise, ay may mga mata naman ang nakamasid sa kanila at naghahanap lamang ng tamang tiyempo kung kailan sila susugurin. Horror train ang huling sinakyan nila Elise at halos mahilo siya sa dami ng rides na kanilang sinubukang sakyan. Happy? Nakangiting nilingon niya ang binata. Kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan pabalik sa kotse nito. Sa likuran nila ay nakasunod ang lima nitong tauhan na may dalang sariling kotse. Sobra! Salamat! Sa halip na ikaw ang pasayahin ko ay ako pa talaga ang napasaya mo. Mas masaya ako kapag masaya ka, Elise. Kumikisla pang matang tugon nito. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap to. Hindi niya alam kung tama bang sabihin niya rito ang nararamdaman niya. Baka isipin nitong masyadong madali para sabihin niyang in love na siya rito. Pero iyon talaga ang totoo. Hindi niya akalaing kahit masama ang pakikitungo nito noon sa kanya ay maagaw pa rin ito ang atensyon niya. Mapapatibok pa rin ito ang puso niya. At lalo na ngayon na maayos na ang pakikitungo nito sa kanya. Lalo lang siyang nahuhulog dito at hindi niya alam kung paano pang makakaahon. Napapikit ito ng marahan niyang haplusin ang pisngin nito. Regan, mahal. Ngunit hindi pa man natatapos ang sasabihin niya ay pumailan lang na sa paligid ang magkakasunod na putok ng baril. Malakas siyang napahiyaw sa pinaghalong takot at gulat. Shh, I'm here. Kalmadong boses ni Regan ang sunod niyang narinig.
Hinigit siya nito para itago sa kotseng malapit sa pwesto nila. Boss, ang dami nila. Hindi ko nga sila mga kilala. Anang isang tauhan niya. Nasa likuran niya ito habang nasa unahan naman niya ang binata. I know them. Nang tignan niya ang binata, ay hindi nakababakasan ng kahit anong emosyon ang mukha nito. Tila nagbalik ito sa dating Regan na nakilala niya. Fontanilla! Ibalik mong anak ko kung ayaw mong dumanak ang dugo rito. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ng ama. Samantalang kabaliktaran naman ni Regan. Dahil kaagad na bumalasik ang anyo nito, mahahalata ang matinding galit sa kanyang ama. Daddy? Akmang tatayo siya nang pigilan siya sa kamay ni Regan. Akala ko ba hindi mo na ako iiwan? Malamig na tanong nito. Boss, tatlo na po sa mga tao natin ang napatumba nila. Singit ng bagong kararating lang na lalaki. Pawisan to, bakas ang pag-aalala sa mukha. Napaisip siya. Kung tatlong nalagas, ibig sabihin ay apat na lang silang natitira. Bibilang ako hanggang lima, Fontanilla. Huwag ba akong subukan? Kilala mo ako kung papaano akong magalit. Kayang-kaya ko kayong... Kayang-kaya mo kaming patayin? Katulad ng ginawa mo sa mga magulang ko. Tama ba, Gregor? Binitawan siya ni Regan at biglang tumayo. At kita niya kung papaano nitong hawakan ang barel. Pero hindi yun ang nakaagaw ng atensyon niya. Kung hindi ang sinabi nito. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Umiiling na nasapo niya ang bibig. Hindi siya halos makapaniwala sa narinig. Kung ganun ay may malalim talagang pinaguhugutan ang galit nito. Tama ka, bata! Tugon ng ama habang tumatawa. Nang mga sandaling yun ay halos hindi na niya makilala ang ama. Kung tumanggi lang ito sa sinabi ni Regan ay paniniwalaan niya ito. Ganun niya kamahal ang ama. Pero ngayong ito na mismo ang umamin, hindi niya na alam kung paano pa itong haharapin. Kaya't ibigay mo na sa akin si Elise bago ko pa maisipang isunod ka sa walang kwenta mong ama. Umigting ang panganang binata sa narinig. Ikaw ang walang kwentang hayop ka. Hindi na niya napigilan pa ang pagsugod ng binata. Kada putok ng baril nito ay nakakarinig siya ng daing ng mga tao sa labas. Sumunod din dito ang dalawa pa nitong natitirang tauhan. Naipikit niya na lang ang mga mata. Tinakpan ng tenga. At humiling na sana matapos na ang ingay at gulo sa paligid. Ilang minuto din siguro siya sa ganoong posisyon nang may humawak sa kamay niya. Let's get out of here, Elise. Maluhaluhang tinignan niya ang binata. Pagguway mahigpit niya itong niyakap. Nagpapasalamat siya na ligtas ito. Nangak mga alis na sila dun ay bigla namang sumulpot sa harapan nila ang kanyang ama at ang tatlo pa nitong tauhan. Lahat ay may hawak na baril at nakatutok sa kanila. Ibigay mo na sa akin ang anak ko, Fontanilla! Naramdaman niyang lumuwag ang hawak sa kanya ni Regan. Nang lingunin niya ito ay nakatingin din pala ito sa kanya. Tila sinasabi ng mga mata nito na malaya na siyang pumili kung kanina ba siyang sasama. Pero mariin siyang napailing. Siya naman ngayon ang humawak dito ng mahigpit bago binalingan ng ama. Hindi na po ako sasama sa inyo. Hindi ko maatim ang pakisamahan ng kriminal na katulad mo. Sigaw niya na lalong ikinagalit ng matanda. Huwag nang matigas ang ulo, Elise. Alam mo kung papaano ako magalit. Kayang-kaya kong pasabugin ang ulo ng lalaking yan. Nahintatakutan siya sa narinig. Tama ito. Wala nang natitirang tauhan si Regan. At magagawa nito ang kahit na anong naisin nito sa binata. Pinisil ng binata ang kamay niya nang maramdaman nito ang takot niya. Trust me, Elise. Makakaalis tayo rito. Lalo na ngayon na takong pinili mo. Ngimitian pa siya nito at tila pinapakalma siya. Daddy, please. Muli niyang binalingan ng ama. Hayaan niyo na po kami. Hayaan niyo na po akong gawin ang kung ano mang gusto ko. Nagpapatawa ka ba? Sarkastiko itong napahagalpak ng tawa. Tutal nandito na rin naman tayo, Elise. At mamamatay na rin yung lalaki mo. Tinutok pa nitong hawak na baril sa binata bago nagpatuloy sa pagsasalita. Dapat mo na sigurong malaman bago man lang kita mapakinabangan.
Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay kung ano man ang sasabihin nito ngayon ay ikakawasak ng mundo niya. Hindi kita totoong anak, Elise. Kinuha lang kita sa mga magulang mo. Siyempre, baby ka pa noon. Wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa mundo. At ang magulang mo? Siyempre, pinaslang ko kagaya ng ginawa ko sa magulang ni Reagan. Kinuha kita dahil baby ka pa lang ay sadyang agaw pansin ang ganda mo. Sayang naman kung papaslangin din kita, hindi ba? Parang bombang sumabog sa harap niya ngayon ang isiniwalat ng matanda. Hindi na siya halos humihinga habang pinakikinggan ang mga sinasabi nito. Ni hindi pa nga yun maproseso ng utak niya. Alam kong mapapakinabangan kita pagdating ng panahon. At ito na yun, mapapakinabangan na nga kita. Ikaw ang ibabayad ko sa aking pagkakautang. At wala ka nang magagawa kung hindi ang sundin ako. Dahil hawak ko ang buhay mo at ng Reagan na yan. Napalunok siya. Tila lalong dinurog ang puso niya sa mga nalaman. All this time, kaya pala hindi niya maramdaman ang pagmamahal nito. Dahil hindi naman pala to ang totoo niyang ama. Ngayon, Elise, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko gagalawin si Reagan kung sasama ka sa akin ng maayos. Ayusin mong desisyon mo. O pwede namang parehas ko na kayong patayin ngayon din. Itinutok naman ito sa kanya ngayon ang barel. Naikuyom niya ang kamay. Ang sama-sama mo! Demonyo ka! Nanggigigil na bulyaw niya. Hanggang ngayon na hindi pa rin siya makapaniwala. Isa palang demonyo ang nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ang pinagsilbihan at nirespeto niya hindi pala karespe-respeto. Samantala, habang nakafocus naman ang atensyon ni Gregor kay Elise, pasimpleng inililibot ni Reagan ang tingin ng paligid. Dehado talaga sila dahil napapalibutan sila ng mga tauhan ng matanda. Kaya't isang planong nabuo sa utak niya. Alam niyang ikakagalit yun ni Elise sa kanya pero yun lang ang naiisip niyang paraan para hindi na ito madamay pa sa gulo nila. Hindi niya kakayanin kung pati ito'y masasaktan. Masyado na itong maraming pinagdaanan at sakit na dinanas. At walang dapat sisihin kung hindi si Gregor. Pareha silang biktima ng kahayupan nito. Pero sinisigurado niyang makakamit din nila parehas ang hustisya. Sumama ka na sa kanila, Elise. Nilingon ni Elise ang katabing lalaki nang marinig ang malamig nitong boses. Blanco rin ang mukha nito. Hindi! Hindi kita iiwan dito, Reagan! Naniningkit ang mata nito. Gusto mo bang mapahamak pa ako? Sumama ka na sa ama mo. Hindi na rin naman kita kailangan. Kaya't umalis ka na. Akala niya, wala nang masasakit pa sa sinabi ng itinuring niyang ama. Pero mas masakit pa pala ang salitang maririnig niya sa lalaking na gawa na niyang mahalin sa maigsing panahon. Ano na, Elise? Pinagtatabuyan ka na ng lalaking yan, oh. Sabi ko naman sa'yo eh, ako lang matatakbuhan mo. Tila natutuwang singit ni Gregor. Mariin siyang napailing. Pero tila buo na ang loob ng binata na ibalik siya sa matanda. Hindi na kita kailangan, Elise. Mahina ngunit mariing sambit ni Reagan bago binitawan ng kanyang kamay at binalingan ng matanda. Sa'yo na ang anak mo, Gregor. Huling salitang binitawan nito bago sila tinalikuran. Eh, hindi! Hindi, Reagan! Umiiyak na sinubukan pa niya itong habulin. Pero pinigilan na siya ng mga tauhan ni Gregor na hindi na rin lumingon sa kanyang binata. Hindi ko akalaing nagpalaki ako ng tanga. Sa tingin mo talaga mamahalin ka ni Reagan? Wake up, Elise! Ako lang ang karamay mo dito. Naririnig pa niyang saad ng matanda. Pero sarado ng utak at tenga niya para makinig pa rito. Hindi niya matanggap na ganun lang kadali para sa binata na iwan lamang siya. Ang buong akala niya ay pareha sila ng nararamdaman. Pero hindi pala. Elise's point of view. Masyadong mabilis sa mga naging pangyayari. Matapos akong iwan ni Reagan, ay kaagad akong ibinalik sa bahay ni Gregor. Ang taong inaakala kong ama ko ngunit hindi pala. Tama si Reagan. Demonyo nga si Gregor. Dahil itong pumaslang sa aking mga magulang. Hanggang ngayon ay kumukulo pa rin sa galit ang dugo ko.
Gustuhin ko man itong saktan at gantihan ay hindi maaari sapagkat nasa poder pa niya ako. Pero pinapangako ko, oras na makawala ako rito, babalikan ko siya at sisiguraduhin kung mabubulok siya sa kulungan. Itinikom ko ang aking mga kamay. Walang emosyong naglalakad ako dito sa aisle papunta sa lalaking pakakasalan ko raw, sa lalaking pinagkakautangan ni Gregor. Hindi naman halatang masyado nilang minadali ang kasalang to, kaya nga hindi na rin ako masa pa na magkikita kaming muli ni Regan. Iniwan niya na ako, pero kahit ganun ang ginawa niya hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya at patuloy ko pa rin siyang minamahal. Nang nasa gitna na ako, biglang pumailan lang sa ereyang sikat na kantang Palagi ng isa sa mga sikat na singer. Pero hindi naman yun ang nakaagaw ng atensyon niya, kung hindi ang biglang pagdating ng mga pulis. Hindi ko alam kung imbitado ba sila o ano, basta't nakapagtataka dahil ang dami nila. Napakaganda mong talaga, Elise, sambit ni Marcos sa akin nang tuluyan ako makalapit sa kanya. Matamis din siyang nakangiti. Mabait siya, yun agad ang una kong napansin habang nakatingin sa mga mata niya. Gwapo rin at mayaman, pero wala nang makakahigit pa kay Regan. Pero bakit malungkot ka? Dagdag nito. Pilit akong ngumiti. Ayos lang ako. Muli na naman tong ngumiti. Anyway, congrats nga pala sa kasal mo. Kahit nagtatakay, mahina pa rin akong natawa. Kasal natin, ano ka ba? Marahan naman itong umiling. How I wish. Kahit sino gugustuhin kang makasama habang buhay. Pero syempre, nakatadhana ka na para sa kaibigan ko. Kaagad na nangunot ang noo ko sa tinuran niya. Ha? Sabi niya, sa akin ka raw nakatadhana. Wika ng baritonong boses mula sa aking likuran. Muntikan pa akong mapahiyaw sa gulat nang bigla na lamang may humawak sa bewang ko. Ang ganda ng bride ko. Mula sa gilid ay lumitaw ang lalaking ilang araw ko ring hiniling na makitang muli. Regan! Maluha-luha at hindi pa makapaniwalang tinitigan ko siya. Shh! Don't cry! Nandito na ako at hindi na muli pang aalis sa tabi mo. Pero sa halip na unahin ng kilig ay naiinis na pinaghahampas ko siya nang maalala ang ginawa niya. Iniwan mo ko! Mamaya na ako magpapaliwanag. Sa ngayon magpakasal na muna tayo at nakakahiya na kay Father. Natatawang wika nito. Maging si Marcos ay natatawa rin habang naglalakad palayo sa amin. Bakit kita pakakasalan? Mahal mo ba ako? Lumapit ito sa akin at inalis ang belo kong suot. Pagkuway pinisil ang pisngi ko. Sobra kitang mahal. Mahal na mahal na mahal. Ako ba? May pag-asa? Sa halip na sumagot ay isang mabilis na halik sa kanyang labi ang ginawa ko. Father, ikasal niyo na po kami. Excited na wika niya matapos ang halik. Dapat lang. Nauna na kagad ang tukaan eh. Pagbibiro ni Father na ikinatawa ng mga bisita. Inalalayan naman ako ni Regan papunta sa altar. Naging maayos at masaya ang kasal naming dalawa ni Regan. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang sa kanya pa rin pala ako ikakasal. Sino ba naman kasing mag-aakala na kaibigan niya palang matalik si Marcos? At sinadya niya pala talaga akong iwan noon kay Gregor dahil may usapan na pala sila ni Marcos. At kaya rin pala maraming pulis ang araw ng kasal namin ay para ipadakip na si Gregor. Ngayon ay kasalukuyan kaming nandito sa sementeryo para dalawin ang aking mga magulang na hindi ko man lang nakita kahit na isang beses. Sobrang sakit at hirap tanggapin na hindi ko na sila makakasama pa, na wala nang chance para makita ko pa sila. Pero naniniwala ako na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Are you okay, wifey? Bumalik ako sa wisyo nang marinig ang aking asawa. Pinalis ko ang luha sa aking pisngi bago siya hinarap. Thank you, hubby. Kung hindi mo ako kinidnap, baka hanggang ngayon hindi ko pa rin nalalaman ang katotohanan sa aking pagkatao. No, wifey. Thank you. Dahil sa'yo nagkaroon uli ng landas ang buhay ko. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos na ibinigay kanya sa akin. I love you.
Mas mahal kita. Anya, saka ko hinigit para yakapin. At ngayon, sabay nating kakalimutan ang ginawa ni Gregor sa atin. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Alam kong marami pa kaming pagdadaan ng pagsubok at problema. Pero nananalig ako na malalagpasan namin yon sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa isa't isa at sa pamamagitan ng Panginoon. Ngayon ay umaasa kong hindi na kami mabibiktima pa ng demonyong si Gregor. Wakas.